name is Keith Aura, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up at gamitin ang inyong SuSimple sewing machine. And para sa mga interested na bumili ng sewing machine na to, hopefully makatulong ang video na to sa inyo. Bago ako magsimula, disclaimer muna, hindi ako expert sa paggamit ng mga sewing machine or sa pananahe in general. This is actually the very first sewing machine that I've used, and gusto ko lang i-impart sa inyo yung mga natutunan ko for the past 2 months that I've been using this sewing machine. And just one last thing, since this video is going to be long, pwede kayong pumunta sa description box and makikita nyo doon yung mga specific timestamps ng mga topics na i-cover ko dito sa video. So yeah, let's start! So nabili ko to sa Shopee for 1,800 pesos sa shop na Loriana's Shop. Unfortunately, wala na silang stock ngayon. Pero ilalagay ko pa rin sa description box yung link ng shop na pinagbilhan ko just in case na magka-stock sila ulit. And if ever na dun ka bibili sa same shop na pagbibilhan ko, do keep in mind na walang warranty tong sewing machine dun sa shop na yon. So, ang pagkakaintindi ko dun, pag dumating sa'yo yung sewing machine na merong mga damages, since walang warranty yung sewing machine, hindi magiging liable yung seller sa mga damages na yon. So, kapag hahanap ka ng sewing machine na to sa Lazada or sa Shopee, for example, make sure na meron siyang warranty. And like what I've said earlier, I've been using this for 2 months now, and wala pa naman akong na-encounter na mga problem. So, para makita nyo kung gaano kalaki itong SuSimple sewing machine, eto siya side-by-side sa malaking mineral water. After nyong i-unbox ang inyong SuSimple sewing machine, it should come with the sewing machine, of course, an instruction manual, isang foot pedal, eto yung inaapakan para mano-mano mong mapaandar yung makina, pero pwede ring automatic na umandar yung makina dahil meron tong low and high speed. Isang adapter, pero pwede ring umandar yung makina through 4 AA batteries na makikita sa ilalim ng machine. Tatlong thread spool or sinulid, bale, 2 white at 1 black. Yung isang white is naka-attach na mismo sa makina. Tatlong bobbin, 1 white na nakalagay na mismo sa makina at 2 empty bobbin. Isang threader, bale ginagamit to para mas madaling maipasok yung sinulid sa karayom. 2 needle na size 14, yung isa is nakalagay na mismo sa makina while yung isa is spare. Last but not least, 1 universal presser foot. Ang presser foot ay attachment ng sewing machine na ginagamit para i-hold in place yung tela. Pwede kang gumamit ng iba't ibang presser foot dito sa sewing machine na to. Just make sure na low shank yung presser foot na gagamitin mo. Meron nga palang built-in drawer tong sewing machine at dito ko nilalagay ang aking mga bobbin, threader at yung ekstrang karayom ko. Nung nilabas ko yung makina for the first time mula sa kahon, it came with a cloth kung saan trinay ni seller yung iba't ibang stitch patterns. Para matanggal mo yung telang to, hilahin mo pataas ang presser foot lifter. Ito ang nagko-control sa presser foot. Then, i-turn mo lang pa-counterclockwise yung hand wheel. Itong hand wheel naman yung nagko-control sa karayom. And then, hilahin mo lang yung tela. Makikita mo na konektado pa rin yung tela dun sa mga sinulid. Para matanggal mo to, gamitin mo lang yung built-in scissor dito sa gilid ng machine mo. Or pwede ka rin gumamit ng gunting na lang. Ngayon, i-connect na natin yung machine sa foot pedal at saksakan. Make sure na naka-off muna yung power. And then, pag binaligtad natin tong sewing machine, dito natin makikita yung 2 saksakan ng foot pedal at ng adapter. Isaksak mo lang yung foot pedal dito, makikita mo naman na may nakasulat mismo na foot pedal. And then, ipasok mo na yung adapter dun sa isa pang saksakan. And then, pwede mo nang isaksak sa outlet yung adapter. And like what I've said earlier, pwede mo rin paandarin tong sewing machine through 4 AA batteries na pwede mong ilagay dito sa ilalim ng sewing machine. Let's say na gusto mong palitan ng sinulid yung sewing machine mo. So here's how you do it. First, make sure na naka-off muna yung power and huwag mong ilapat yung paa mo sa foot pedal kasi baka aksidente mo yung maapakan habang malapit yung daliri mo sa karayom at hindi mo naman gugustuhin masugatan. Next, hilahin mo pataas yung presser foot lifter and then tanggalin mo yung sinulid sa karayom. Pagkatapos, hilahin mo naman mula sa lever yung sinulid and then hilahin mo naman yung sinulid mula sa bobbin winder tension. And then, tanggalin mo tong takip na to. And tanggalin mo na rin yung thread spool. Ngayon, tanggalin naman natin yung bobbin. Hilahin mo lang to. And tanggalin mo yung bobbin. Paglalagyan mo yung bobbin ng sinulid,
ganito lang yung dapat mong gawin. Una, ilagay mo dito yung sinulid na gagamitin mo. Pwede kang gumamit ng mga nasa sewing kit, kagaya ng mga to. Or pwede ka rin gumamit ng malaking sinulid, kagaya nito. So, ang gagamitin ko is itong malaking sinulid. So, iikot mo lang yung sinulid dito sa lagayan ng mga sinulid. And then, idaan mo dito sa bobbin winder tension yung sinulid. And then, paikot mo. Lagyan mo muna ng kaunting sinulid yung bobbin. So, nakikita nyo ba tong part na to ng bobbin? Doon nyo idadaan yung metal thingy dito. And so, i-turn mo to papunta dito sa side na to. And then, i-on mo lang yung switch. At yan, makikita mo na nawi-wind na yung bobbin or nalalagyan na siya ng sinulid. So, kung mapapansin mo, parang medyo hindi nalalagyan na sinulid yung taas na part. Mas nalalagyan na sinulid is yung babang part ng bobbin. Ang pwede mong gawin is i-guide mo yung sinulid. Ang gagamitin ko is yung dulo ng gunting. Pwede rin kayong gumamit ng pencil or ng ballpen. I-guide nyo lang yung sinulid sa part na hindi masyadong nalalagyan ng sinulid sa bobbin. Etong nandito sa side na to, stopper siya ng bobbin. Kapag ata naging punong-puno na yung bobbin ng sinulid, i-stop yun neto. Pero, wag na wag mong lalagyan ng sobrang madaming sinulid yung bobbin. Kasi, kapag binalik na siya dun sa lagayan niya, ang tendency, magbubuhol-buhol siya dun sa lagayan niya habang nananahiga. Okay, bale, gupitin nyo lang yung sinulid na nagkoconnecta dito sa dalawang to. And yan. So, pagkatapos nyong i-wind yung bobbin, i-switch nyo ulit pabalik tong switch na to. Kasi kapag hindi nyo yung binalik at nananahina kayo, parang medyo mahihirapan na umandar yung machine nyo. I-set aside muna natin yung bobbin at balikan na natin yung upper thread. Gagamitin ko ulit yung malaking sinulid na ginamit ko kanina sa pag-thread ng bobbin. Kapag malaking sinulid ang gagamitin mo sa iyong makina, ilagay mo yung sinulid sa baso o jar, then ilapag mo sa sahig. Kasi pag nilapag mo lang sa sahig yung sinulid nang di nakalagay sa baso, ang tendency, matutumbay yung sinulid at hindi mo maituturn yung handwheel. Then, iikot mo lang ng isang beses yung sinulid dito at i-attach mo ito sa bobbin winder tension. Huwag mo nga palang kalimutan na ilagay itong takip. Ngayon, i-attach na natin yung sinulid mula dito. Sundan lang natin yung mga numbers na makikita natin sa sewing machine. 1 2 3 4 Then number 5, ipasok mo dito yung sinulid. Pag di mo ito masyadong makita, pwede mong i-adjust yung handwheel. At i-on mo lang yung built-in na light ng sewing machine pag di mo masyadong makita yung ginagawa mo. And then ang number 6, isipapasok na mismo natin yung sinulid sa karayom. Now, kunin mo na ang iyong threader. Ipasok mo mula sa likod ng karayom yung threader, then ipasok mo yung sinulid sa threader. Di kailangan na sobrang haba yung sinulid, kahit mga ganito lang kahaba. Then, hilahin mo yung threader. At ayan! Ngayon, tanggalin muna natin yung presser foot. Kunin nyo na ang inyong bobbin. Make sure na nandito sa side na to yung sinulid ng bobbin. At habaan nyo ng konti yung allowance ng bobbin. Make sure na mahaba rin yung allowance ng sinulid sa upper thread. Then, iikot nyo lang counterclockwise yung handwheel at makikita nyo na susunduin ni upper thread si bobbin. Pag hindi basta-bastang lumabas yung sinulid, hilahin nyo lang pataas yung sinulid ng upper thread. Ayan. Usually, sinisingit ko yung sinulid ng bobbin dito. And then, ibalik na natin yung presser foot. Pindutin nyo lang o dito. Then, make sure na yung upper thread nyo ay nasa ilalim ng presser foot. At pwede nyo nang isara yung lagay ng bobbin. Medyo bigatan nyo lang yung pag-press dito, then slide. Kung mapapansin nyo, may space dito banda yung makina. Ang tawag dito ay sewing sleeves. Magandang feature to ng sewing machine na to kasi kapag nananahi kayo ng sleeves ng shirt for example, may space na iikutan yung tela. Ngayon, pwede na kayong magsimulang manahi.
ilagay nyo lang yung fabric sa ilalim ng presser foot. Pagkatapos, ilower nyo yung presser foot. Then, ilower nyo yung karayom gamit yung hand wheel. Dapat palaging counterclockwise yung direction ng hand wheel pag ginagamit natin to. At dapat palaging nasa pinakataas yung lever bago kayo magsimulang manahe. Also, make sure na mahaba yung allowance ng sinulid mula sa upper thread kasi pag mababa yung lever o kaya maikli yung allowance ng upper thread, matatanggal yung sinulid mula sa karayom. At uulitin nyo nang uulitin yung steps 5 and 6. And ngayon, pwede na kayo magsimulang manahe. Pwede nyong gamitin yung switch na may low or high speed o kaya yung foot pedal. Ako, palagi kong mas prefer na gamitin yung foot pedal. Habang nagpa-practice kayong manahe, pwede nyong i-try out yung 12-stitch patterns. Pagkatapos nyong manahe, hilahin nyong pataas yung presser foot lifter. At gupitin nyo yung sinulid gamit yung built-in scissor sa gilid ng inyong sewing machine. Sa pagpili ng stitch pattern na gagamitin nyo, pagbasehan nyo lang itong diagram na may numbers 1 to 12. Kapag straight stitch lang ang kailangan kong gamitin, mas prefer kong gamitin yung number 3. Kasi yun yung straight stitch na pinakamahaba yung length kumpara sa numbers 1 and 2. Pag magpapalit kayo ng stitch pattern, make sure na nakastop yung makina. Huwag na huwag kayong magpapalit ng stitch pattern habang umaandar yung machine. At dapat, mas mataas yung karayom sa presser foot. Kasi kung mapapansin nyo, pag pinapalitan yung stitch pattern, gumagalaw yung karayom pakaliwa at kanan. Hindi ko madidiscuss ang lahat ng stitch patterns dito kasi di ko pa sila lahat nagagamit. Pero yung mga zigzag stitch na numbers 9, 10, 11, and 12, pwede nyo itong gamitin na pang overlock. Ang overlocking ay ginagamit sa laylayan ng tela para hindi natatastas yung tela. Itong reverse switch button ay ginagamit na pang lock ng stitch. Para gamitin to, hold mo lang yung reverse switch button, then tsaka mo apakan yung foot pedal, o tsaka mo i-switch sa low or high yung speed ng makina. Hindi nga pala magandang gamitin tong reverse switch button sa makakapal na tela kasi may chance na mabali yung karayom nyo. At iyon yung nangyari sa extra kong karayom. Wala akong masyadong alam dito sa upper thread tension dial. Nung dumating kasi sa akin tong sewing machine, nakalagay na siya sa number 5. And ever since, di ko na to pinaltan. Sa pagpapalit ng karayom, bunutin mo muna sa saksakan yung sewing machine. Pagkatapos, tanggalin mo yung presser foot, pati na rin yung sinulid mula sa karayom. Then, hawakan mo yung dulo ng karayom. Then, pihitin nyo yung needle clamp screw pababa. Sa una, parang di mag-turn yung screw, pero luluwag din yan. Pero huwag mong tatanggalin ng tuluyan yung screw ha. Then, kunin mo na yung bago mong karayom. Ang size ng karayom na gagamitin ko is size 14 at Singer ang brand nito. Kung mapapansin mo, may flat side yung karayom. Yung flat side is dapat nasa bandang likod. Insert mo na ngayon yung bago mong karayom. Pwede mo rin i-adjust yung hand wheel from time to time. Again, make sure na yung flat side ng karayom ay nasa bandang likod. Then, higpitan mo na yung screw. Make sure na straight yung karayom at hindi nakaharap sa gilid. So far, may tatlong instances pa lang na nangyari kaya kinailangan kong paltan yung karayom ng sewing machine ko. Una, na-bend yung karayom. Hindi maganda ang gumamit ng karayom na na-bend kasi madadamage yung machine nyo. Kagaya ng nangyari sa machine ko. And malalaman nyo na-bend yung needle kapag palaging nababangga ng karayom yung metal part na to o kaya pag hindi nyo nataturn yung hand wheel. Yung pangalawang reason ay nabali yung karayom. I think apat na beses na ata akong nabalian ng karayom and lahat na yun ay dahil ginamit ko yung reverse switch button sa makapal na tela. At ang pangatlong dahilan kung ba't kinailangan ko magpalit ng karayom ay dahil mapurol na yung karayom. Kapag patuloy pa rin straight line yung stitching ng tinatahi nyo, kahit na in-adjust nyo na nang in-adjust yung tension dial, baka mapurol na yung karayom nyo kaya kailangan nyo na yung paltan. May tool talagang ginagamit sa paglilinis ng mga sewing machine, pero wala ko nun, so for the meantime, ito yung ginagawa ko para linisin yung sewing machine ko. Ang ginagawa ko is gumagamit ako ng scotch tape. Walang kasamang screwdriver itong sewing machine para ma-unscrew at malinis mo yung loob ng sewing machine mo. Kaya eto na lang yung ginagamit kong screwdriver. Naharap ko lang to sa bahay namin. Una, tanggalin nyo muna yung mga sinulid mula sa upper thread at sa bobbin. Pagkatapos, tanggalin nyo rin yung presser foot. Pagkatapos, hawakan nyo yung lagay ng bobbin at hilahin nyo pataas itong purple na part na to.
Dumudumi yung makina dahil sa mga himulmol mula sa tela at sinulid. So ang ginagawa ko is iniikot ko lang yung scotch tape dito sa daliri ko. And then nililinis ko na yung sewing machine ko. Pagkatapos nyo linisin ang inyong sewing machine, ganito lang ang kailangan nyo gawin para maibalik ito sa dati. Una, ibalik nyo lang tong black na part na to na nilalagyan ng bobbin. Pag ganito dapat yung itsura nya pag binalik nyo, ha? And then, makikita nyo ba tong part na to, ng kulay purple? Ito muna yung una nyo ibalik. And then, tuunan nyo lang tong purple part na to. Then, screw nyo na uli itong dalawang to. Para naman doon sa ibang parts ng sewing machine ko, ang ginawa ko lang is kumuha ko ng tissue or pwede rin kayong kumuha ng basahan tapos inisprayan ko yung akin ng alcohol and then nilinis ko na yung labas ng sewing machine ko. So, here are a few more things na natutunan ko for the past 2 months that I've been using the SuSimple sewing machine. Huwag mong ilagay sa dulong-dulo ng mesa yung sewing machine. And avoid slouching kasi mananakit yung likod nyo pag nagle-levitate yung arms nyo at nakaslouch kayo habang matagal na nananahe. Ang gawin nyo, isandal nyo lang yung likod nyo sa upuan at ilapat nyo yung forearm nyo sa lamesa. And relax lang, ganun talaga sa una hindi magiging dire-diretso yung stitch mo, tapos baka kinakabahan ka pa sa paggamit ng foot pedal, pwede namang bagalan lang yung pagpa-jack doon. O baka nalilito ka pa kung alin yung mga steps na dapat unahin. Pero mabibuild niya rin yung muscle memory nyo sa bawat steps na kailangan gawin kapag nananahe. Kaya, just take your time, relax, at enjoy nyo lang ang pananahe. At oo nga pala, i-practice nyo na every time na hindi nyo ginagamit yung foot pedal, isasahig lang nakalapat yung paa nyo para hindi kayo maaksidente. So yeah, I think ito na lahat ng mga information na gusto kong i-impart sa inyo tungkol dito sa SuSimple sewing machine. Hopefully, wala akong nakalimutan. Pero pag may mga questions kayo, just comment it down below. And I will try my very best to answer all of it. And thank you guys for watching and I'll see you on my next one.